Hello, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, saan man kayo panig ng mundo. Ito po ang inyong lingkod, Joe Arcaya. Feel good with Joe Arcaya. Ang nais ko pong talakayin ngayon ay ang isang number one senador, Senator-elect Robin Padilla sa Senado. May question mark. Eh, nanalo number one na nga eh. So, ano ba ang gagawin niya dyan sa Senado? Yan po yung karaniwang katanungan ng ilang mga kababayan natin sa maaring o sa kapasidad ni Robin Padilla bilang isang senador. Bago manalo si Robin Padilla ay itong isang senaryo kung saan noon ay si dating Senator Trillanes, no? Si Trillanes ay number one na kritiko. Kritiko ng ni Pangulong Duterte na wala sa lugar. So sabi nitong ni Robin Padilla, puro batikos, puro kareklamo, puro ka hamon dito, hamon doon. Ayun yung mga binabanggit ni Robin Padilla, no? Eh, which is totoo naman. Dahil ang pagiging oposisyon ni Senator, dating Senator Trillanes ay wala sa lugar. Kumbaga, personal ang kanyang batikos at hindi na tungkol sa mga adikaing ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Eh, yan po ay opinion ko lamang. Ano? So ngayon, itong si Robin Padilla ay isa sa hinahangaan naman ng ating Pangulong Duterte dahil sinasabi ni Pangulong Duterte. Teka, nasaan na yun? Gusto ko lamang i-quote itong binabanggit ni Pangulong Duterte tungkol kay Robin Padilla. Nasaan na yun? Hanapin natin. Ito yan eh. Ayun ito. Ito'y nalathala noong kailan ba ito? April 12, 2022. So, sabi dito, President Rodrigo Duterte has described former action star Robin Padilla, who is running for senator in May election, as a crusader who does not tolerate irregularities. Ayan po yung pagkakabanggit o pagkakadescribe ni Pangulong Duterte kay Robin Padilla. So, si Padilla is the third Senate candidate to have a face-to-face with the President. Ito yun na, noong April ito. So, sabi ni Pangulong Duterte, ako yung nag-udyok sa'yo na it might be good if you run because crusader ka. Ayaw mo ng kabulastugan. Gusto mo lang kung ano yung tama. O yun yung pagkakabanggit ni Duterte. Quote and quote. Ito po ay kinote ko dito sa The Manila Times na pinablish noong April 12, 2022. So, the president said Padilla was one of the people who tried to convince Muslim separatist rebels to lay down their arms. Yan yung isa sa mga accomplishment ni Robin Padilla. So, the nation appreciated what the actor who converted into Islam. Yan yung mga nagawa ni Robin Padilla, no? Which is binabanggit dito ay crusader. Ang sabi ni Pangulong Duterte,
na si Robin Padilla ay Crusader. So ang pagiging Crusader po is napakahalaga po niyan na katulad na lamang na ating Pangulong Duterte ay siya rin po ay Crusader. Ha? Para labanan yung mga tiwali, mga masasamang loob sa lipunan. So mayroon din po akong i-quote dito na isinulat ng yumaong Ricky Lou. No? Ito ay sa PhilStar. Ito ay nalathala noong April 17, 2009. So babasahin ko po ito. Ha? Last April 4, Robin Padilla took time out from his airtight schedule to address the 39 graduates between 3 and 7 years old o paaralan ng Liwanag ng Kapayapaan o PLNK, the school in Fairview that he founded 2 years ago. Ito yung 2 years ago noong 2009. No? So ito po yung eskwelahan, Christian and Muslim School. The graduates are children of laundry women, maids, drivers, and sari-sari store owners from depressed areas in Payatas, Commonwealth, Nova Leches, West Fairview, and North Fairview. So, ang mga bata, sabi ni Robin Padilla, quote-unquote, ang mga bata ay ang at mga magulang nila ang tunay na mukha ng tagumpay sa gitna ng kahirapan. So, ito po yung eskwelahan na binabanggit na itinayo o pinangunahan o itinayo ni Robin Padilla. So, ito po ay ilan lamang sa mga naging accomplishment, no, na ni Robin Padilla. So, kaya ang tiwala ni Pangulong Duterte, ha, sa maaring magawa ni Robin Padilla yan sa Senado, lalo na itong komite na kanyang hahawakan. So nung tumatakbo po si Robin Padilla, itong isa sa mga kanyang plataporma ay ang magkaroon ng federalismo, pagsulong ng federalism sa ating bansa. So kasi dito may binabanggit na ito sa Philippine News Agency. Basahin natin, pakita natin kasi itong mga kinu-quote ko ay galing po sa mga nailathala. Ito ay ang isa sa mga platform ni Robin Padilla na hinahangaan ng Pangulong Duterte ay ang pagbibigay ng kahalagahan ng Bangsamoro, no? So ito yung pagkabanggit dito ni Padilla. Binigyan niyo po talaga ng pride ang mga Bangsamoro. Kumbaga, sa lathalang ito ay pinupuri ni Padilla, ni Senator Padilla, ang ginagawa ng Pangulong Duterte din, no? So tumaas po ang sabi dito, tumaas po ang kanilang pagtingin sa sarili nila. Ay binabanggit sa sarili nila ay yung Bangsamoro. So iyon po talaga nakita ko talaga na kapag ang isang bayan ay may law and order, pwede po tayong umunlad. So ito yung pagkakabanggit ni Robin Padilla. So isa rin dito ang pagkabanggit, sabi ni Padilla, he wanted to push for a stronger build infrastructure program. So he also wanted to establish a federal style government, a campaign promise the Duterte administration had to set aside to patronize the prevailing COVID-19 pandemic.
So kung araw-arawin ko po yun na patungkol sa federalism ang akin pong sasabihin, naniniwala po ako na maiintindihan po ng mga Pilipino na lumang-luma na itong unitary form of presidential government. If we talk about federalism every day, I believe Filipinos understand that unitary form of presidential government is outdated. Ayan po yung binabanggit ni Robin Padilla, no? So as an actor, Padilla is best known for his bad boy personal persona in films. So the senatorial has aligned himself with the Uniteam. Ayan, Uniteam banner led by presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Vice President aspirant Sara Duterte. So itong binabanggit ni Robin Padilla na outdated na po yung ating government dahil ito'y unitary form of presidential government. Ano? Baga ang ating gobyerno sa Pilipinas ay naka-centralize sa national. Kumbaga, kung iyong ikukumpara po dito po sa Canada, ay federalism. Ang Amerika ay presidential federalism. Ibig sabihin, ang federalism po ay ang bawat probinsya ay may kanya-kanyang batas, may kanya-kanyang pondo, at ang kung ako po yung tatanungin ay pabor po ako na magkaroon ng reforma yung ating gobyerno or sistema ng gobyerno sa ating bansa sa Pilipinas. Dahil ang kumbaga nagkakaroon po ng mas direkta na pagsagot sa mga problema ng mga lokal na pamahalaan kung ang kung pag-uusapan ay federalismo, no? Sa tingin ko po ay mas ma-address ang problema ng ating mga kababayan na hindi na maghihintay sa sagot ng national government para sagutin yung mga lokal na problema ng ating mga kababayan. Ganyan lang po kasimple, no? Ang pagkakaintindi sa federalismo. Pero kung iyong tatrabahuin po ito na maging federal ng ating gobyerno, ay isa pong masalimuot na proseso. Ito yung gagampanan ni Robin Padilla. Ito po yung isang malaking hamon kung paano maipatutupad ito. At ang magiging madali lamang ito kung ang mga Pilipino ay magsama-sama, tulungan yung ating mga senador na matagumpayan at matupad yung matagal nang hinihiling ng ating mga kababayan na ma-address yung kanilang o magkaroon ng solusyon yung mga local problem diyan sa ating bansa. Dahil kung ang federalismo, halimbawa na lamang yung mga probinsya sa ating bansa, imaginein mo kung mayroon sariling income at may sariling pondo, may sariling batas na tutugon dun sa mga lokal na problema, ay kaagad itong nasasagot, no? Kumbaga, national government ang atupagi na lamang ng national government ay ang foreign affairs, ang pagpapalakas ng hukbong sandataan, no? At ang national health policy na para sa buong bansa, no? At ang lokal na gobyerno naman, ang tupagin niya ay ang budget para doon sa kanilang probinsya, no? Yung halimbawa na agrikultura,
yung pagproseso ng mga lokal na enerhiya or produksyon o ekonomiya, mas mapapaunlad po, mas madaling masasagot yung mga problema ng bawat lokal. Yan po yung advantage, katulad na lamang dito sa Canada, kung saan ang mga bawat lokal na government ay mayroong kanya-kanyang polisiya. Na halimbawa sa Alberta, ha, yung problema na lamang sa mga plate number sa atin, napakalaking pagbibigay lang ng plate number, dahil national iyan, ay napakatagal. Nagkakaroon ng iba, ang daming bihikulong nasa kalsada pero walang plate number. Alimbawa na lang po yan. Kung ikukumpara mo sa Alberta, ay mayroong iba-ibang probinsya ang Canada. Alberta, British Columbia, Saskatchewan. Ang bawat probinsya po ay may kanya-kanyang plate number o polisiya tungkol sa transportasyon. Yung mga plate number, iba-iba. Bawat probinsya, iba-iba. Yan po ay halimbawa na lamang, ha. So yung pangangalaga sa environment ay may local din po yan. Ha? Ang Alberta ay siyang namamahala sa Alberta Environment, ha? Na nasa sakupan ng kanyang probinsya. Kung ating gagawin yan sa Pilipinas, tulad ng ang Boracay, no, kung saan na saan ang pamamahala sa environment ay mas natututukan, ha, ang halimbawa sa Metro Manila, at ang Metro Manila ay siyang mismong magpapatakbo ng mga paglilinis, ha, pagpapaunlad ng ekonomiya. O halimbawa sa Cebu, no, kung ano yung mga produksyon o maaaring suportahan ng lokal na government na hindi na kailangan ng approval, ha, ng national, dahil may kanya-kanya silang kapangyarihan para iproseso yung mga pangangailangan ng kanilang lokal na pamahalaan para sa mga taong nasasakupan nila. Sana po ito ay magkaroon na ng solusyon, no? Napakatagal na, ilang presidente na yung nangangarap. Narinig ko itong federalismo simula nung kay Pangulong Gloria Arroyo. Ito'y laging nasa sona, isulong ang federalismo. Pero ang daming umaharang, no, hanggang sa ngayon ay nahihirapan ang ating pangulo na maisulong itong federalismo dahil sa dami ng problema na tulad ng itong pandemic na biro mo, yung pagde-distribute ng pangangailangan ng mamamayan dahil sa pandemya, no, isa lamang yan sa hamon na kumbaga kailangan na nating magkaroon ng lokal na kapangyarihan, dahil mas nananaig kasi yung takot nung halimbawa na lamang dahil napag-uusapan yung pang-abuso sa kapangyarihan, no, yung mga kamakamag-anak na tumatakbo. Eh, kasi naman ang takot, ha, kung ang takot ay mangunguna, wala tayo, walang mangyayari diyan. Kaya itong mangyayaring hamon para sa number one senatorial senator, ha, si Robin Padilla, kung saan ay ito'y malaking hamon para sa kanya. Ito pang tanong, no? Ano bang gagawin niya dyan sa Senado? Abay,
Hindi naman po ibig sabihin na si Robin Padilla lamang ang kikilos niyan. Of course, nandyan yung mga team na kung saan na komposisyon ng mga abogado na maaaring tumulong. At si Robin Padilla ay siya yung itong crusader ng pagbabago nitong estilo o sistema ng ating gobyerno sa Pilipinas. So kung ito'y magagampanan sa kanyang panahon, abay ito po'y historical na mangyayari. Imaginin mo. So yan po yung ating antabayanan. Kaya sa ngayon, wag po muna tayong manghusga dahil hindi pa natin alam. So ito namang ito si Mig Subiri medyo na misinterpret dahil ito si Subiri no defense the decision to assign Senate Constitutional Amendment Committee to Robin Padilla no may mga kababayan tayong medyo nagagalit. Sabi dito, Subiri resign, hindi dapat nanalo, puro kayo mandaraya. So mga kababayan, itong si Mig Subiri, kumbaga dinidepensahan niya itong si Robin Padilla doon sa kumbaga assignment na ibibigay sa kanya. Kaya tinatanong niya kung kaya ba. So tinatanong laman ang kaya. No? Pero ang kailangan kasi, ang pinakamahalagang sagot dito ay ang mula kay Robin Padilla. Kung sasabihin ni Robin Padilla ay kaya yan dahil mayroon tayong mga kasamahan na tutulong na mag-iinterpret sa mga desisyon para sa constitutional amendments para sa federalism. So yan po yung ating abangan. At napakarami pong mga issues dito na ito'y napaka kumbaga sa palabas marami tayong aabangan dito itong mga accomplishment no. At meron pa ditong ito naman galing kay tweet ni Edwin Lasierna, no? Congratulations, Senator Robin Padilla. We wait for your plans to address the problems related to employment, benefits, wages, and education that, in your view, can only be addressed through the more torturous path of constitutional reform instead of by way of simple legislation. Totoo yun, no? Hindi po lahat ng hindi po yung paggawa lamang ng batas ang tutugon dito sa problema ng ating mga kababayan. Kailangan po talaga magkaroon ng constitutional amendments dahil napakatagal na po ng panahon na hinintay ang ating mga kababayan. Itong tunay na reforma ang gobyernong ng Pangulong Bongbong Marcos at ang mga kasamahan sa Senado ay ito yung ating abangan ng tunay na pagbabago no. At tungkol naman kay Robin Padilla, meron akong babasahin lamang sa inyo. Babasahin natin itong tungkol kay Robin Padilla. Itong si Robin Padilla ay ang
ilan sa mga tinatanong ng ating mga kababayan eh kung ano yung natapos ni Ruben Padilla at ano ba yung kanyang mga nagawa. So merong nabanggit pa dito ay nagpagawa ng Muslim Cemetery sa Bulacan si Robin, no? Hindi ko alam kung saan sa Bulacan yan. Ito ay kinu-quote ko lamang dito sa website ng VCM, thecelebritysource.com. So si Robin Padilla attended preschool and elementary at Siena College, freshman of high school in San Sebastian, Recoletos, and St. Louis University Boys High School during his sophomore and junior years. Pero nag-drop out siya when he was 17 to pursue his acting. Yan po yung background dito, no? And then he got his high school diploma inside Bilibid through PEP test. Robin Padilla also obtained his college degree in criminology at Philippine College of Criminology. Anong nung tayo gumraduate ng high school eh naka 2 years din tayo din sa Filipino College of Criminology. So Robin Padilla, itong alam mo nangyari kay Robin Padilla noon nung nagkaroon ng Robin Padilla voluntarily surrendered and got into prison in 1995 for illegal possession of firearms in 1993. Isa yun sa mga nagiging issue sa kanya nung bago siya tumakbong senador, dahil may mga nagsasabing ay ex-convict yan. Pero alam niyo naman mga kababayan, no? Iba yung pagkakamali na nagawa niya noong kanyang kabataan at na yan ay napag-usahan na. Pero ang sa ngayon, iba yung sitwasyon ngayon ni Robin Padilla. So let's give him the benefit of the doubt, no? Huwag tayo munang pangunahan na manghusga. Kailangan natin ay kung ano yung kanyang magagawa, na kung ang kanyang hangarin ay mabuti para sa ating bansa, dahil itong si Pangulong Duterte ay may nakikita, no, kay Robin Padilla na yung pagiging isang crusader at pagsulong sa kanyang kapasidad na tumulong. So yan lamang po yung aking topic. Ay, ito mabanggit din natin, no? Robin gives one half of his ancestral home in Fairview, Quezon City for the less fortune by renovating it into 27 townhomes. Ay. Iba naman ito, no? Okay, yun lang man po yung ating mababanggit, dahil marami pong ito pa. Basahin na rin natin. Ito ay tweet ng Inquirer. So, may isa pa dito. Grade 6 po ba? Siguro dahil alam mo, pangmamata sa atin eh, no? So, senatorial aspirant. Ito ay lumabas noong ano, no? Bago pa man siya nanalo, no? So, Senator aspirant Robin Padilla took to Facebook to lambast a dictator who linked his platform to the level of a grade 6 class president. Sabi niya, ganun po ba? Grade 6 po ba? Kawawang Pilipinas. Batid na pala ng grade 6 pero wala pa rin nagagawa yung mga kandidato ninyong
sa ibang bansa na nagsipag-aral, napaulit-ulit ng nakaupo at nangako. Galing na galing kayo sa plataporma dahil napakasarap basahin. Yung iba, palaliman pa ng sa wikang Ingles, pero bakit po kaya wala pa rin nangyayari sa plataforma nila at sa ibinoto ninyo? Lalong naghihirap ang mahirap at yung mayaman ang mayaman. Ayan po yung inilathala o binanggit ni Robin Padilla nung nailathala nung January 11, 2022. So yan po yung nais iparating ni Robin Padilla. Actually, ito yung mga karaniwan ng reklamo ng ating mga kababayan. No? Matagal na nating naobserbahan yung mga ganito. Napakaraming magagaling na abogadong naupo dyan sa Senado. Pero yung kailangan talaga natin ay ang reform, ang total overhaul ng ating gobyerno. So, yan po yung gagampanan ng number one senatorial. So meron din ditong ito'y nailathala naman sa Philippine Star. Merong binabanggit dito na Robin, who has no knowledge about policy making, said that he will tap defeated senatorial Beth Salvador Panelo as legislative consultant, advisor, mentor. Ayan si Sal Panelo. So, yan lang po ang ating abangan, mga kababayan. So, ang pagsusulong ng federalism, anti-criminality measure at crackdown on illegal drugs, and legislating community policy. Ayan yung mga gagampanan ni Robin Padilla. Alright, sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga kababayan nating nakikinig saan man panig ng mundo, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-download o mag-follow sa aming Facebook at sa mag-subscribe sa aming YouTube channel. Hanapin niyo lang po ang Filipino World Channel. At dun sa mga nakikinig sa ngayon, saan man kayo panig ng mundo, lalo na sa North America at sa Pilipinas, sa Europe, sa Asia, saan-saan man kayo, ay maaari nyo kaming maaari kayong mag-download sa Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, sa Apple Podcast, Buzzsprout. Hanapin nyo lang po ang Filipino World Channel. Sa lahat ng podcast apps, naroon po kami. iHeartRadio, Player FM, at ganun din sa Audible. Hanapin nyo lang po ang Filipino World Channel. Kung nasaan man po ang inyong paboritong podcast apps, naroon po kami. Alright, ito po ang inyong lingkod, Joe Arcaya. At nagsasabing magtiwala sa puong may kapal at laging iisipin na ang buhay ay weather lamang. Kuya Kim. Ayan, salamat po.